Hi everyone, this is Anna Novales. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo is how I clean my leather pre-love bag. So ang ginagamit ko rito is makikita lang dito sa mga stores, department stores, sa mga DIY. So without further ado, let's start! So ang ginagamit ko to make my pre-love bag new again, this is wipe out. So, kung familiar kayo dito, this wipeout is pwede sa shoes, leather shoes, pwede sa mga synthetic bags, pwede sa mga leather bags. It effectively and easily removes dirt and stain and on most surfaces. It highly recommended floor cleaning cars, so pwede sa cars, household appliances, office equipment, modern electronic devices, leatherette goods like shoes, bags, upholstery, plastic glass, metal, nickel brush, furniture, and mga shelves. Pwede nyo siyang panglinis. Ito, matagal ko na siyang ginagamit. Dati, sa mga wood para maging shiny siya at mukhang new. So, without further ado, let's start. So, ito yung leather bag. This is Banana Republic. Kung makita nyo, is leather siya talaga. Ayan. Maayos pa siya. Ayan. And then, meron siyang pouch inside at may konting dirt dito. Pero okay lang naman. So, ayan. Banana Republic. And then, dito sa loob is ayan siya. Maayos pa siya maski inside. So, ngayon, ang pinaka gusto ko lang maayos is yung pinaka leather niya. Ay. Ang gusto ko lang maayos leather dito outside, para mas shiny and sleek tingnan. So, ngayon is, may konti siyang damage pero okay lang. So, ang gusto ko lang is magmukhang new siya. Kasi parang nawala na yung pagiging shiny nitong leather bag. So, ito yung gagamitin natin. This is wipe out, dirt and stain remover. So, ang kailangan nyo lang is meron kayong dito marami yung nabibili sa mga department store or sa mga DIY, True Value, makikita nyo. Ngayon is, konti lang ang ilalagay nyo. I-dip nyo lang na ganyan. And then, ang una nyo gagawin is, so ito yung leather niya. So wala pa to. Ayan, kung makikita nyo is, hindi pa siya nalalagyan, kaya parang dry siya tignan. Ito, wipe out na to is, maganda kasi naaalagaan yung mga leather or leatherette bag. So, ngayon, kung makikita nyo, ganito siya. So, ito. Pag nilagyan mo siya, ayan. Nagiging shiny. Kung makikita nyo, ayan. Magmumukha siyang new. Nagiging makintang. Hindi siya yung dry na leather. Pag nilagyan mo, ito is, it will make your bag nicer and cleaner. So, ito is lahat lang i-spread nyo lang yan. After nyo nalagyan nito is, hindi nyo na siya i-dip dun sa wipe out. Ito lang basahan nyo and then ipapakintab nyo lang siyang ganyan. Kikintab siya pag after nyo nang nalagyan. So, uulitin nyo. So, lahat yan lalagyan natin. Pati dito sa ilalim. And then, pakikintabin natin later on. Huwag masyadong madami yung ilagay mo. Aside sa magiging malinis yung bag nyo or maalis yung mga stain, is magiging shiny pa. Mukha siyang new. Itong bag na to is very soft na leather and magaang. Hindi yung ibang leather na ang bigat. This one is very light, so hindi siya masakit sa shoulder. Dito sa banda rito. Spread nyo lang na ganda. Pati dito. And then dito sa ilalim. Maganda to kasi it will stay mahaba yung life niya pag naalagaan yung bag. So ngayon is dito na tayo sa pinaka dito naman. Makikita nyo, dry siya, diba? Pero pag nilagyan na natin ito, maganda.
By the way, ganito siya, white, pero pag nilagay mo sa bag mo is transparent. Medyo kumintab na siya. Then, after nyo ng lalagyan, is papunas-punasan nyo ulit. So, after nyo siya nalagyan lahat, is uulitin nyo, and then, kukunin nyo ulit yung inyong basahan, and then, papakintabin nyo siya. Parang yung nagsashine kayo na floor. Diba, pag nilagyan nyo, is inuulit. So, ganun din ang gagawin nyo. Mapipreserve yung bag na leather, and magiging mas maganda tingnan. So, ito siya. Kung makikita nyo, is mas maayos na siya tingnan. Unlike before, ayan, mas makintab na siya tingnan. Kung makita nyo, mas shinier. Mas shiny. Kasi kanina, parang old siya tingnan. Ito, mas makintab. So, lalagyan ko siya ng laman para mas makita nyo. Ayan. Medyo mas makintab na siya. Makikita nyo. Ayan. May mga konting damage pero that's okay. Kasi okay naman pa din yung sa loob. Itong handle niya is I plan na magbumili sa Shopee. Din lalagyan ko lang dito sa handle. So, let's